Have a nice day, everyone. Welcome to my YouTube channel again, Juan Gimo Lacuachero. Ngayong araw na to, may gagawin tayong recipe. Ang tawag nito ay Boko Soup with Malunggay. So ang mga sangkap natin, of course, hindi mawawala yung malunggay. Ito yung pinaka-importante at saka itong boko na is shredded na po. Ready na po siyang lutuin, guys. And yung mga ano naman, ihahalo nating may kamatis tayo, may sibuyas at saka bawang, guys. Ayan. And para sumarap yung buko soup natin, guys, pwede tayong mamili ng ihahalo natin. Pwedeng pork, pwedeng isda. Pero sa amin, guys, ang pinili namin para mas healthy, itong preskong isda na pinirito. Yan, guys, kung nakikita nyo. Kahit anong isda, guys, pwede nyong gamitin, basta hindi lang mabuto na isda, guys. Yung hindi mahirap kainin. So, yan, guys. I-prepare ko muna itong malunggay natin. So, mamamaya-maya konti, ipapakita namin sa inyo ng kaibigan ko kung paano lutuin yung buko soup with malunggay. So, yan, guys. I-prepare ko muna ang malunggay natin para makapag-umpisa na tayong magluto. So, ayan na yung mga sangkap natin, guys. May buko tayo. Tsaka ito, piritong isda. And ito yung malunggay natin. It's up sa inyo, guys, kung gusto nyo ng maraming malunggay or konti lang. Nasa sa inyo na yun kung damihan nyo ng malunggay, guys. Tsaka isipin nyo na lang na pag mas maraming malunggay, of course, mas healthy siya kasi maraming nutrients yung malunggay, guys, kung marami kayong ihahalo. And besides, more rich in fiber kasi ang malunggay. So, it aids digestion. So, nakakatulong siya sa pagbabawas. So, mas mabuti na rin na maraming malunggay ang ihahalo nyo. And meron din tayong sibuyas, kamatis, at saka bawang. So, mamaya-maya konti, guys, umpisahan na natin ang pagluto ng buko soup with malunggay. So, ayan, guys, may isang tasa tayo ng tubig na kahanda, and meron tayong sauce, ang tawag dito, tuyo, and soy sauce pala ito, soy sauce. And meron tayong cooking oil. Kahit anong oil pwede nyong gamitin, guys. Pero mas maganda siguro pag vegetable oil ang gamitin natin. Since wala tayong vegetable oil, palm oil na lang ang ginamit natin, guys. Ayan. And meron tayong salt. Ayan. So, ayan na. Nakaprepare na yung piniritong isda. Ayan. Yung mga panghalo natin, guys, prepared na po. So ngayon, lutuin na ng tropa ko. Ipapakita namin sa inyo kung paano lulutuin, okay? So ayan na yung tropa ko, guys. So ayan, guys. O, umpisahan niya na. Guys, mainit na yung ano natin, cooking pan. So ilalagay na yung cooking oil, guys. Tapos lulutuin na natin yung mga sangkap. Ayan. So ano yung uunahin natin? Bawang. Gigisa po yung bawang. Ah, okay. Gigisahin yung bawang. So, ayan na. Magigisa na tayo ng mga ricado. Ayan. Magiging po na. Yung bawang, kapag golden brown na. Sige. Ilagay itong... Sige. Ikaw na magsalita. Ilagay ito. Kaibigan. Bango. Oo, ang bango-bango nga. So, palm oil yung ginamit natin, hindi vegetable oil.
So ayan. So lulutuin yung mga ricado natin. Tapos yung pinakahuli, yung kamatis. So ayan. Ano natin mga sangkap, ihahalo na natin yung soy sauce. Konting soy sauce lang, guys. Ayan. Tapos yung isda. Oh, yung isda na nahihimay-may na na isda. So ayan. Saka yung buko. Oh, yung buko meat na yan. Ayan. So, ubusin yung buko meat na yan. Ubusin na? Ubusin na ba? Or masyadong marami? So, ayan. Ihalo ng mabuti. Oh, ihalo ng mabuti. Ayan, hanggang sa... So, lulutuin yung buko meat. Then let the sauce soak for a while, for a minute. So, hayaan muna natin siya ng mga ilang minuto ba? Mga 5 minutes. Ganyan. So, bayaan muna natin siya ng 5 minutes, guys. Tapos, balikan natin. Ihalo yung water para sa sabaw. Sige. Ihalo na natin yung tubig, guys. Ayan. Ayan na, may sabaw na siya, guys. Ayan. Tsaka itakpan. Takpan na naman. Tapos, after, pakukuluan siya, guys. Hanggang sa maluto yung buko meat natin. Ayan. So, pabayaan muna natin siya. Mga 5 minutes again. So, ayan. Dinagdagan natin ng tubig, guys. Ayan. Kasi, mas masarap pag maraming sabaw. Ayan. Tapos, papakuluan na muna. Ayan. So, antayin natin. Ayan, guys. After 5 minutes, kumukulo na siya. Ayan. So, pwede na natin ihalo yung malunggay. Ayan muna natin. Pinch a rock salt muna. Konting rock salt muna ihalo natin para mamaya-maya titikman natin kung okay na ba yung alat. And, ayan. Ihalo na natin yung malunggay, guys. Ayan. Yan, ang daming malunggay. So, the more malunggay, the more healthier. Alam naman natin siguro kung ano, gaano ka-healthy yung malunggay, guys, diba? Then, takpan. So, takpan muna natin. Then, cook na po. Tapos, mamaya-maya konti, titimplahan na naman natin, i-check natin yung alat kung insakto na ba. Okay? So, ngayon guys, titikman natin kung okay na ba yung timpla. Tapos, kung medyo kulang sa asin, medyo matabang, dadagdagan na lang din. It's up sa inyo guys kung gusto nyo ng medyo maalat or sakto lang. So, ito, luto na siya, titikman natin. Okay? Titikman natin yung sabaw. Sarap-sarap, guys. Try nyo to sa bahay nyo, guys. Sobrang sarap. Lalo na pag medyo maulan ang panahon, malamig. Ito ang pinaka-the best na pwede nyong lutuin, guys. Tsaka very affordable lang. Yung buko lang naman yung kailangan nyo at saka malunggay at saka yung ibang mga konting ricado lang. Yun lang. So, ayan na, guys. Yung finished product natin.
So, ayan na. Pwede na siyang kainin, guys. So, subukan nyo to, guys. Lalo na pag malamig ang panahon. The best talaga siya kainin pag medyo malamig-lamig ang panahon, guys. Yung maulan ang panahon. So, ayan, guys. Tapos na tayong magluto. So, that's all for today, guys. So, salamat sa panonood ninyo ng vlog ko. And again, sana subaybayan nyo pa yung ibang mga vlog ko, guys. And thank you so much. Hanggang sa muli po. Juan Gimo Lacuachero. Huwag nyong kalimutan, guys, mag-view, mag-like, and subscribe my YouTube channel, Juan Gimo Lacuachero. Ingat-ingat po lahat. Bye-bye. See you some other time, guys. Bye-bye. Thank you.